Alright, good morning mga katropa. Welcome back ulit sa ating channel. For today's vlog, i-bike check na natin itong ating road bike, itong Pardus Spark. So, huwag na natin patagalin. Umpisa na natin ang ating bike check. Umpisa natin dito sa ating frame. Carbon load yan mga katropa. Tapos ang size ito is medium. Dumako naman tayo sa kanyang fork. Yan, carbon din to mga katropa. Tapos ano siya? True axle, 12 by 100 mm. True axle flat mount disc. Okay, tapos ano naman tayo? Shifter. Ang shifter niya mga katropa, Shimano 105 lang din naman. R720, 11 speed. Yan, Shimano 105. Punta tayo sa kanyang FD, sa front derailleur. Front derailleur mga katropa, Shimano 105 R7000 brace on. Ang rear derailleur naman niya is Shimano 105 din. Wow! Ang lupit talaga mga katropa. R7000. Tapos ang crank niya, of course, Shimano 105 din. R7000. 50 teeth yung chainring niya na pinakamalaki, tapos 34 teeth naman yung maliit na chainring niya. Ang cassette naman, ayan, Shimano 105 R7000, yung pinakamaliit na cogs, 11 teeth, tapos yung pinakamalaki, 28 teeth, ayan, 11 speed. Ang chain niya, itong kadena, KMC X11. Bottom bracket, ayan, nandito yung bottom bracket niya. Ano na siya, Shimano rin, press fit type. Brake. Punta tayo sa brake. Ayan ang kanyang brake. Siyempre, hydraulic brake siya mga katropa. Shimano 105 R720 rin. Ayan, pareha sila, pati sa harap, ganyan din. Siyempre, alam naman magkaiba pa yan, di ba? Brake rotor. Ayan, kanyang rotor disc. TR70. Front and rear 160 mm. So, ang size niya 160 mm. Pareho siya ng harap at likod. Ang stem, yan, Pardus brand. Tapos yung mga spacer niya, carbon loader rin yan, mga katropa. Yan, saddle. Ang saddle niya is Tel Italia X1. Yan. Malambot naman yung kanyang saddle, kaso sumasakit ang puwet ko. Front wheel. Ito ang ating front wheel, Pardus PW5 6-bolt, 100 by 12 mm, true axle. Yung rim niya, aluminum lang yan mga katropa, pero light aluminum yan. So, kahit di na natin palitan ng carbon yan, magaan din siya. Kasi kung i-compare mo sa carbon, halos parehas lang, wala namang pagkakaiba ng timbang. Sa rear wheel naman, ayan, ano rin, siyempre light aluminum. PW5 6-bolt, 142 by 12 mm, true axle din siya mga katropa. Tapos ang gulong natin, siyempre, ayan, Continental Ultra Sport, 700 by 25C. Handlebar, Pardus, siyempre, ayan, itong ating handlebar, Pardus brand yan mga katropa. Double button, 75 mm reach, 120 mm drop. Yan ang ating handlebar. Seat post. Ang seat post natin mga katropa, yan, carbon loader rin. Weight. Ang timbang niya mga katropa, sabi sa manual, 8.4 kg sa medium size. So ito, 8.4 daw. Pero nung tinimba ko sa bahay, umabot siya ng mga 9.4 yata. Mano rin, nag isang kilo rin na dadagdag. Ayan, kasi nilagyan ko ng battle cage, dalawa pa yan. May ilaw sa likod. Tapos sa harap naman, nilagyan ko ng... Ayan, may ilaw din tayo dyan. Itong mounting. Itong mounting ko, iba kasing, ibang klase kasi ito eh. Pwede siyang lagyan ng GoPro dito sa harapan. Tapos yan, nilagyan ko na rin siya ng bike computer.
Ayun mga katropa, natapos na natin itong i-bike check, itong ating bike. So para sa akin, maire-recommend ko naman itong bilhin itong wireless spark na to. Kasi bukod sa, siyempre dito tayo nag-invest sa, ano niya, sa group set niya na full Shimano. So hindi naman importante na kailangan ng carbon, pero depende na rin sa inyo. Siyempre kapag carbon ng bike niyo, mas magaan at masarap itinal. Pero ang importante talaga mag-invest kayo sa group set niya. Tulad nito, actually dalawang klase pala itong Pardus Spark. Isang ang group set niya, isang SRAM Rival, tsaka ito nga, itong Shimano 105. So siyempre, napili ko yung Shimano 105 kasi bata pa lang ako, naririnig-rinig na yung Shimano yan. Yung SRAM, siguro lately ko na lang narinig. Anyway, siguro sa susunod kong upgrade, lang i-upgrade ko pala yung hub na gawin natin yung tulog bilyonaryo. Actually, ito nga palang pedal. Nung binili ko itong bike na to, pinapalitan ko kagad ng clutch pedal para swabing-swabe ang ating pagpadyak. Tapos, may mga nakita akong minor issues dito sa bike na to. Minor lang naman, katulad nito, ayan o, nagagasgas na yung pinaka tawag dito, yung arm na to, dahil do sa sa sapatos. Nung nagbabike ako, lumalangit-ngit dito sa masayad, kaya ang ginawa ko, nilalagyan ko na lang ng langis para dumulas lang siya. Magkabila yan, sa kabila, ganun din eh. Tapos, ito, siguro, pag nasa pinakamaliit akong tags, yan dito, sumasayad dito sa FD yung kadena, pero magagawa naman ang paraan yan. O pwede namang i-tune up ulit yan para mawala yung tunog. So far, wala naman akong naging masama experience. Yung seat post niya, kahit mabigat ako, hindi naman siya bumababa. Ito nga pala, meron pala akong nangyari dito na siyempre hindi tayo sanay sa clutch shoes, sa clutch pedal. Ayun, sumemp lang ako, nagkaroon ng konting damage lang naman, hindi makakita eh, kasi nga konti lang, kasi may konting scratch dito. Ayun, kasi nag full stop ako, hindi ko na i-release kagad yung sapatos ko doon sa pedal, ayun, bagsak. Pero normal naman yata yun sa mga baguhang nagbabike at naggumagamit ng clutch shoes. So ayun mga katropa, siguro hanggang dito na lang itong video na to. Maraming salamat sa panonood. Comment lang kayo sa comment section kung may nakalimutan pa ako sabihin dito sa bike na to. Anyway mga katropa, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood ulit. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. See you on my next one. Peace out.